Hello! Ako si JC Punong Bayan, resident economist ng Rappler, and you're watching In This Economy. Sa episode na ito, talakayin natin ang El Niño-nomics. Ano nga bang epekto ng grabing init sa ekonomiya? Nanlalata ka na ba sa OA levels ng init sa Pilipinas ngayong 2024? Noong April 28, umabot ang heat index sa tumataginting na 53 degrees Celsius sa Iba, Zambales. Nasa extreme danger level na ito base sa PAGASA, sapat na upang magdulot ng heat stroke sa mga tao. Samantala, dito sa Metro Manila, umabot din ang init sa historical high na 45 degrees noong April 28. Di lang mga katawan natin ang apektado ng sobrang init. Pati ang ekonomiya natin ay tila napapaso na mula sa mga palayan, palaisdaan, kuryente, manufacturing, serbisyo, edukasyon, kalusugan. Ultimong mga manok, lumiliit na ang mga itlog dahil sa init. Ang ilang mga ekonomista ng Bangko Sentral ng Pilipinas naglabas ng bagong research paper na nagpapakita ng epekto ng tindi ng init sa produksyon sa ating ekonomiya. Ayon sa kanila, tuwing tumataas ng 1 degree Celsius ang temperatura, bumabagal ang paglago ng ekonomiya natin ng 0.37 percentage point. Kapag isali mo bilang factor ang El Niño, lumalaki ang epekto na yun sa 0.47 percentage point. At lahat ng sektor ng ekonomiya natin, apektado. Sa agrikultura, masama ang masyadong matinding init sa produksyon ng palay at mais. Pero mas mainam yun sa produksyon ng mangga na gusto ng init. Samantala, maging sa manufacturing at mga serbisyo, bumabagsak ang produksyon dahil sa sobrang init. Imagine mo naman kasi kung paano ka magiging produktibo kung nasa factory o office ka na wala o mahina ang aircon. Pero ayon din sa paper, walang significant impact sa pagiging produktibo ng mga manggagawa sa construction, transportation, at manufacturing. Pero ganito pa rin kaya ang resulta kung kasing init ang panahon tulad ngayong 2024? At sinabi rin ng research paper, meron din daw na epekto ang init sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang 1 degree Celsius na pag-init ng panahon ay nagdudulot ng 0.77 percentage point na taas ng inflation at tumatagal ito ng 4 na taon. At mas malaki ang impact noon sa presyo ng mga pagkain. Di na bago sa Pilipinas ang El Niño phenomenon. Ngunit dahil sa climate change, nagiging mas malala na ang hagupit nito sa iba't ibang rehiyon ng mundo tulad ng ASEAN. Kaya naman kailangang naplano ng mabuti ang pagresponde ng gobyerno sa mga weather event tulad ng El Niño. Nakapaghanda nga ba tayo? Noon palang March 2023, nagbabala na ang PAGASA na magkakaroon ng El Niño sa Hulyo 2023 at maaaring magpatuloy hanggang 2024. Noong Abril, inatasan ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na paghandaan ang El Niño. Noong Mayo, may pinamuno ang task force ang DILG. Pero fast forward sa December, hindi pa pala formal na napirmahan ni Pangulong Marcos ang executive order na siyang bubuo ng El Niño task force. At mantakin ninyong napirmahan lang ito noong January 19, 2024. In other words, saka pa lang gagawa ng konkretong plano kontra sa El Niño at magpapakalat ng impormasyon tungkol dito nung palapit na ang kasagsagan ng El Niño. Hanep, kung pinakinggan sana ang mga eksperto at kung may sapat na political will sana ang gobyerno, nakapaglatag sana ng mga polisiya para mas napaghandaan ang tindi ng init ngayong 2024. Dahil sa climate change, asahan na lalo pang dadalas ang extreme weather events sa mga susunod na taon at dekada. At sana, by then, mas proactive na ang gobyerno natin. Like and subscribe! At abangan ang iba pang episodes ng In This Economy sa YouTube, Facebook, X, Instagram, at TikTok.